So, ayun mga bossinger po, mga kamuscle natin dyan, ano po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Ano po, ayun, to this video mga kamuscle, ano po, ay tuturuan ko po kayo kung paano ba i-area o gamitin ba yung ating pong ginawa natin na bira-bira, ano po, yung panghuli po natin ng matambaka. Ano po, ito po ay requested sa atin ng ating pong mga viewers, yung mga nag-comment po sa ating pong video, ano po, sa mga ating pong nakarang video. Ayan po, sasagutin lang po natin at ituturo po natin sa kanila kung paano po yan gawin, ano po, para po sabi niyan hindi po sila mahirapan, ano po. So, panoorin niyo po natin until the end yung ating video, ano po, at malalaman po natin kung paano yon ginagamit or inaarya. Ano po, umpisa na po tayo after this intro. So, yun po mga kamaster, ano po, umpisa na natin ang ating gagawin. Abot po sa pagtuturo, sa pag-tutorial, sa pag, kung paano ba yan ginagamit. Ano po, yung ating pong bira-bira sa ating pong matambaka. Ano po, requested po sa atin ng ating pong viewers, kaya po, gawin po natin. Ituro po natin sa kanila at sa inyo para po mas matuturin po yung iba na hindi pa alam kung paano po ginagamit yung ating pong pang matambaka. Ano po? Okay. Yan po, before tayo mag-start mga ka-fishing, ano po mga ka-master, ay batiin po muna natin, kagaya po ng pinangako ko po sa inyo na mag-comment lang tayo sa ating pong video para po lahat po natin mabati. Yan po, ma-shout out yung ating pong mga masugid po natin at taga-panood ng ating pang video. Ano po? Yan po, shout out po muna tayo mga ka-fishing, ano po. Ayan, shout out kay Mr. Joey TV. Yan po, 1291. Shout out sa iyo, idol. Ano po? And thank you so much pag-bet panonood ng ating po video. Ano po kay kay user versus 1 LX5NF8Y. Yan, napakaba. Yan po, shoutout sa iyo, idol. Ano po? And then also kay sir kay Master Kim Charles Channel. Shoutout sa iyo mga bossing. Yan po. And then po, yan, sa gusto mo po shoutout ng ating sa ating pong mga ano po mga viewers. Yan po, comment lang tayo sa ating pong video para po mabati ko kayong lahat. Yan po. So, ayun, let's start na po tayo sa ating pong tutorial about po sa paggamit ng ating pong bira-bira para sa ating matambakan po. Yan po, ito po ay requested po sa atin ni Mr. Joey TV. Ano po? Ang tanong ang comment niya po sa akin ay, Master, ano po, may pabigat ba yan ang dulo? Yan po, at ilang dipa naman ang hulot niyan? Thanks. And pa-shoutout na rin daw po. Yan po. Shoutout sa iyo, sir. Mr. Joey TV. Ano po? Ito yung ating pong pupukusan at tututukan ngayon para po malaman nyo kung ano ba, paano ginagamit. Ano po? Yan. Shoutout sa iyo, Mr. Joey TV. Ayan. Dito po sa ating pong bira-bira, ano po? Ito po siya ang ating pong bira-bira. Yan. Sa tanong po ni Mr. Joey na may pabigat ba yan sa dulo? Yes na yes, ano po? Kasi kung hindi po to, sir, Mr. Joey, ilalim na walang pabigat. Ano po? Ganito, Mr. Joey, ano po? Di ba po sa tutorial natin na ginawa, ito po ay mayroon pong clip, ano po? Nakita po natin clip. Kabilaan po yan, mga kamaster, ano po? Kabilaan po yan. Ito yung pang dulo sa isa, at ito po naman yung sa dulo sa hulihan. Yan. Yan. At ngayon, mga kamaster, ano po? Pag tinanggal po natin itong ating pong clip, ayan, automatically, yan po siya, ano po, napakahaba po yan hanggang maubos natin itong lahat, may area at yung dulo naman nandito. Saan yun natin dulo yan? Yan po yan, ano po. And then also, gagamitin na po natin dyan yung ating pong pabigat. Ayan. Oh, hell no! Kita po natin, ano po. Yan ang ating gagamitin pabigat. Ang grabs nito mga ka-fishing, ano po, mga ka-master ay... siguro po ay hindi po aabot ito, hindi po ito lalagpas ng 500 grams. Ano po? Yan. 500 up to 400 grams. Tama po yan. Tama lang po yan sa timbang ng ating pong gagamitin para po sa ating pong pambira-bira natin. Ito po ay, ano po, ano po? Bukti po ito ng ketchup. Ito po ay tama lamang po. Tama lang itong bigat para po sa ating pong bira-bira. At mayroon naman po isang ginagamit dito ay yung pong ating pong plastic bottle. Ano po? Ito po ay karaniwan na po namin ginagamit dito sa ating pong aming pong pambira-bira. Kasi po ito po ay kahit mahulog natin dyan sa loob ng bangka, hindi po siya mawabasag. Boy, oh, compare po natin dito po, sing, ano po mga ka-fishing, mga ka-master,
mapagkamali lang tayo itong maibagsak, bagsak po ito sigurado. Kaya po, minsan po ito po ang aming ginagamit. At yung bakal, yan. Basta po ang timbag po natin mga ka-fishing, ano po mga kabas sir, ay hindi po bababa ng 400 grams. Yan, dapat po 400 grams up to 500 grams ang bigat po ng ating pag-get para po tama lamang po yun dito sa ating pong bira-bira. Yan, so ano po? So, ituro na po natin kung paano ito kinakamit. Ano po yan siya? Muna kita po natin mga kamasal, ito pong ating pong clip. Ano po? Yan po siya, may lock po siya. Yan, at din yun. Itong ating pong pag-broadga. May tali na po siya ng main pansi. Ano po? Yan, dyan na po natin yan ilalagay. Ayan. So, pag nagalagay na po natin yan, yan na po ang pabigat natin. Yan, yun po. Ano po? Kita po natin siya. Ayan. Ayan. Kaya po kay Master Mr. Joey TV, ayan po siya, ano po, may pabigat po siya, mabusingan po, kamaster, may pabigat po siya. Hanggang maubos na po natin siya, iarian natin ito lahat, hanggang maubos. And then sa dulo naman po, for example na po natin, ano po, kasi po hindi po natin mabadbad, may iarian lahat. Ayan, for example na po, tapos na po tayo. Ito na yung dulo, sa kabila. Dito naman po natin ito ilalagay, yung ating pong pinatawag ni Sir Joey na hulot. Hulot pala dito, ito tawag sa inyo, ano po. Pero dito sa amin mga ka-master ay panuros, yan. Panuros or hindi ko alam ibang way nito. Ano po kasi po, dito sa amin sa aming lugar ay panturos po, ito panuros. Yan. Siguro sa inyo, kasi kagaya po ni Sir Joey ay hulot, yan. Siguro po ay hulot. Ito naman po, ano po, dito natin ilalagay naman, ganyan. So, ito na po tayo mag-base. Dito na tayo nakahawak. Sa ating pong tinatawag na hulot or panuros, ano po. Ayan siya. Hindi po sa di pa naman, ang tanong ni Sir Joey, kung ilang hulot, yan, kung ilang hulot, siguro ibang ilang dipa ang gagamitin. Yan po, kay Sir Joey, ano po, kay Sir Joey TV, yan. Ang dipa ni, makamaster, ano po, ang dipa ni, nito ay nakadipindi po tayo sa lalim po ng matambaka, ano po. Yan po, depende po yan mo sing. Sa unang hulog natin yan mga ka-master, ano po, hindi po natin alam kung gaano kalalim o gaano kababaw yung ating pong matambaka. Kaya po ang gagawin po natin yan, estimated lang muna tayo po. Pero po ang pinaka-main po natin ginagamit yung mga ka-fishing kapag una pa lamang, mag-main po tayo dyan ng 20 dipa up to 13 dipa. Ayan, ano po, sana po yung alam natin. 20 dipa up to 13 dipa po ang pinaka amin po natin nagagamitin pag umpisa pa lamang. Hindi pa natin alam yan, ano po, hindi pa po natin alam dyan kung nasaan dyan parte yung gabay or daanan ng isda ng ating matambaka. Kaya po, estimate pa lang tayo. So, pag naka-main na po tayo, ano po, na umpisa na natin, nalaman na po natin kung saan yung dawihan ng matambaka, yan, doon na po tayo mag-adjust. Yan po, ng ating pong, ang tawag yan, hulot, or dito sa amin ay turos. Yan po, ano po. So, for example, ang karamihan po mga ka-master, ano po? Yan, for example po, nahanap na po natin yung ating pong way, dinadaanan ng matambaka. Yan po, dito sa amin lugar, ano po, ang karamihan pong turos namin or hulot ay umabot po kami ng 40 up to 15 dipa. Yan po, ano po, ang lalim niya. Yan, sa mga way po na yan, mga 15 dipa ang turos namin, yan po, medyo malalaki matambaka po dyan. Napakalaki po yan, mga sabi niya tawagin natin mga 6 o 7 piraso, 1 kilo na po yan. Medyo malaki po ang size niyan. Pag mababo naman, mga 20 di pa lang ang turos namin, mga tawag yan, yung may tawag kasi dito sa amin mga master, ano po, dumaraga. What? Ibig sabihin, hindi pa gaano malaki, ano po, para pong medium size pa lang siya. Yan, sa mga 20 or 25 na di pa yan. Yan. Kaya po mga kamaster, ano po, yan po kay Sir Joey TV. Yan po, gumagamit po tayo ng Sir Joey ng ating pong pabigat. Ano po? 400 up to 500 milligrams. Grams. Ano po? Grams po. Ang ating gagamitin na pabigat yan. Para po tama lang po ma-maintain yan yung bigat at sa ating pong mainline. Number 8 ang ating mainline na ginagamit. Kaya po dapat po tama lang po ang ating bigat na ginagamit. Ano po? Yan. Sana po yung malinaw ka Sir Joey TV. Ano po? Thank you so much sa panunood. At sana po inalinawan tayo sa ating pong tutorial ngayon. Hindi po. Dito naman po tayo kay Sir User versus 1L.
X5NF8Y. Yan po, ano po, kay Sir User versus 1L na lang kasi napakaba. Yan po, bossing, shoutout sa iyo. Ano po, maraming salamat sa pag-comment. At yan, ang comment naman po ni Miss kay Sir User versus 1, Master, kailangan pa po ba ng pailaw niyan? Yan. Kay Sir User versus 1L, yes na yes boss. Ano po, kay Master User versus 1LX, kailangan po natin ng ilaw. Ano po, para po dumapo po yung ating pong matambaka, yan po, dapat po may ilaw po tayong ginagamit. Yan. At pag sindi ng ating ilaw, siguro po mga aabutin po yung mga 20 to 30 minutes. Automatically, kung nandyan po ang matambaka, nandyan na po yan. Yan po, ariyan na po tayo ng ating pong bira-bira. At yan, automatically, dawi agad yan. Ano po? So, ano po, gaya po ng sinabi ko sa inyo na po, yung ating pong bira-bira, before po natin ito i-ariya, ano po, make sure lamang po mga ka-master ay tailawan natin. Yan po. Bukod po sa ating pong ginagamit po na ilaw para po sa ating pong kabuuhang pampada po ng ating pong matambaka, ito po ay pailawan din natin. Yan po. Kasi po ito po ay pinaka-way, pinakamagandang technique po natin na ito na ginagamit para po mas lalo pong maakit yung ating pong matambaka. Ano po? Yan po. Yan siya. Kasi po pag pinailawan natin yan mga ka-master, sigurado po ano po, wala pong kawala ang matambaka. Basta po may dawi kayong matambaka. Yan po, hindi po tatagal yan at tadawihin yan. Yan po, kanakita natin mga kamaster po. Yan. Maliwanag po siya, umiilaw yan, nagigreen, ilugreen. Yan po, yan po ay napakagandang pong pang-akit, pag-attract ng ating pong matambaka. Ano po? Basta po sinisigurado ko sa inyo, pag nandyan na po ang dawin ang ating pong matambaka, ang dapo ng matambaka natin, pailawan muna natin, before po natin ipailalim sa ilalim yung ating pong bira-bira. Automatic yan. Pag ilalim pa lang, nag-aria pa lang tayo, sigurado, itong pabigat natin ito, hindi na ito iilalim. Itatrap na yan ang ating pong mga matambaka. Ano po? Kaya po, sinisigurado ko sa inyo na kapag ganito ang ating gamit, mga luminous tape, yan, at pailawan po natin ang ating pong flashlight before ipailalim, automatically, yan po, dawi agad yan. Makakarami tayo dyan sigurado mga kapising. Depende po yan sa ating pong tawag dyan, gabay or dapo ng ating pumatambaka sa ating ilaw. Ano po? Madami sigurado yan. Kasi po, nung mga nakaraang taon, nung ako po'y nagpapalaot, ano po? Bawat palaot po namin dyan, hindi pa ako vlogger nun mga ka-master, ano po? Nung year 2022 ata yun mga ka-master, 21. Nung nagpalaot ako lang mag-isa, ano po, sa bangka. Kasi po, ang karamihan po sa amin dito mga kamaster ay, ano po, isa lang, ano po, hindi po kami, tawag yan mga double-double. Ang kinasanayan namin dito mga kamaster, kapag kami nagpapalaot, isa lang, bawat isang bangka. Ayan. Pero po, partner by partner kami, bangka to bangka, para po, kung sakali man po mag-aberya sa laot, ay mayroong sasagip sa iyo, ano po. So, yung nagkataon yun mga kamaster, ano po, nagpalaot kami dun sa tinatawag namin na animasula. Yan, dito lang po sa mala, ano po, babiyay lang tayo siguro mga 1.5 hours, ano po, isang oras at kalahati. Nandun na kami sa location na yun. Simula dito sa aming lugar, ano po. Yan. Pag sindi ko palang mga kamaster ng ilaw, ano po, siguro mga 6.30 yun. Tama palang dumilim yung ating pong paligid. Pag sindi ko ng ilaw, agad po ako nag-aria ng aking pong pang-bira-bira. Ayun po. Alos hindi po pinapailalim. Ginamitan ko ito po ang mga kamisanan po. 500 milligram, grams. Hinalos po, pitong isda pa lang ata ang laman or walo. Ayaw nang umilalim ng ating pabigat. Kaya po ang ginawa ko, ay mga reserve po akong pabigat na umaabot po ng siguro kulang-kulang isang kilo ang bigat. Ano po, yung mga red horse natin, doon na, ayun po, kung na, lalaman po natin yung ating red horse, yung ating pong 500 na laman. Eh, malaki po yun. Ano po? Pinupuno po namin yun ng buhangin ng mga gravita, graba. Ayan. Halos yun, hindi pa rin po umilalim. Ano po ang kinita ko nun, mga kamaster, ano po? Nakahuli po ako ng almost po na 45 kilos. Sa load lamang po ng 4 na oras. Ano po? Umpisa ako nagpalubog nitong akong pirabira ay 6.30. Yan po, nasa 9.30 pa lamang tumigil ako kasi napuno na po yung aking pong color at
wala na po akong yelo. Yan po, hindi po na, kailangan, wala na pong pang-re-ice. Ano po, kaya po, umiwi na po ako. Dumating po ako dito sa amin ng 10:30 up to, mag-11 na ito. Yun, ano po, malapit na mag-11. Yan. At yun, ang napakilo ka po, nasa 45 kilos na matambaka. Yan po, napakabilis po makahuli at makarami ng isda, lalo na po pag malalaki yung matambaka natin. Ano po, basta po ganito mga kamaster, ano po, kay Sir, Joey TV, ano po, and then kay user versus 1LX. Yan po, shoutout sa inyo, ano po, maraming salamat po sa pag-comment. At yan po, sana po yung nalilawan tayo, ano po. Yan po, kay Sir versus user versus 1LX, yan po, kailangan po natin ng ilaw, ano po. Yan po, ang aking ginagamit na ilaw mga kamaster, ano po dito sa paghuli ko ng ating pong matambaka, ano lang po, apat na ilaw, yung ating pong pang battery. Ano po, ang ginagamit kong battery mga kamaster ay yung ating pong 3SM battery. Para sa akin po yun. Depende po sa inyo, ano po, kung ano po ating gagamitin. Sa akin po ay 3SM battery, and then po may ginagamit po ako yun na apat na 12 tawag yan. Bumbilya po, ano po, bulb po siya na pang battery na didusi ang tawag dito sa amin, ano po. Yan, apat na ganun ang aking ginagamit. And then po, medyo maliwanag na po yan. Malawak na po ang era ng ating po liwanag niyan. Yan. Eh ako, Sir User versus 1LX, yan po. Gagamit po tayo dyan mga kamaster ng ilaw, ano po. At kay Sir Joey, ayun po, sana po yung malinaw, ano po. Gagamit po tayo Sir Joey ng pabigat. At doon po sa hulot natin, ano po, sa dipa natin, kung ilang dipa, ay depende po sa area or sa gabay ng ating pong matambaka, ano po. Pag nahanap na po natin kung anong location ng ating pong matambaka sa ilalim, yan po, dyan na po tayo mag-adjust ng ating pong panturos, ano po. Ayan, thank you so much. Yan po, maraming salamat, ano po, sa mga viewers natin, sa ating pong mga silent viewers natin dyan, ano po. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat, ano po. At sa gusto pong mag-shoutout, ano, mga kamaster, mga ka-fishing, mga bossing natin dyan, ano po. Sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang mo tayo dito sa ating pong video, ano po. Lahat po na mag-comment dito sa ating video, lahat po natin yung isi-shoutout at lahat po natin yung babatiin. Ayan po, to next video po natin na gagawin, ano po. At sana po malino sa inyo ang ating pong tutorial ngayon. At maraming salamat po sa inyo lahat po. At sa hindi po mga ka-master, mga ka-fishing na nakakapag-subscribe ng ating YouTube channel, ayun po, paki-subscribe naman po at paki-hit na rin ng ating pong notification bell para po lagi tayong updated sa mga video ng ating ina-upload. Ayun po, maraming salamat sa inyo lahat at ayun po, ingat po tayo lagi sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw, ayun po, sa ating pong pag-aanap buhay, sa ating pong pag-iisda. Ayun po, maraming salamat sa inyo lahat at God bless us po. Thank you so much sa panonood ng ating pong video ngayon at see you to the next video natin. Thank you so much po. Bye-bye.